Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa ilang lugar na hindi mapasok-pasok matapos salantain ng masamang panahon. Sa San Marcelino, Zambales, narating na ng lokal ng pamahalaan ng Barangay Santa Fe na apat na araw ng isolated dahil nga sa pinsalang atid ng habagat. Tinangay din na rumargas ang agos ng tubig ang ilang mga tahanan sa barangay matapos umapaw ang Santo Tomas River. Exclusive, nagpapatrol, Jeff Caparas. Nang bahagyang gumanda ang panahon at kumalma na ang agos sa Santo Tomas River, nagpunta ang lokal na pamahalaan ng San Marcelino sa Barangay Santa Fe na apat na araw nang isolated dahil sa habagat. Pansamantalang tinambakan ang buhangin ng sityo Palan Road para makababa at makatawid ang mga sasakyan. Pagdating sa barangay, tumambad ang iniwang pinsala ng masamang panahon. Nasa 1,800 residente ang apektado. Ayon sa mga opisyal ng barangay, tuluyang nasira ang dike sa kasagsagan ng malakas na ulan at pag-apaw ng Santo Tomas River Biyernes ng gabi. Talagang lumalaga po siya kasi po gawa nga po ng bumabagsak na po yung mga building po dito at saka yung mga bakal. Nalubog sa baha ang mga residente na nasa mababang bahagi ng barangay. Ganito katindi ang iniwang pinsala ng rumaragas ang tubig dito sa Barangay Santa Fe. Hindi bababa sa apat na bahay, kabilang na ang isang tindahan na nilamon at tinangay ng tubig. Ang covered court nga, daycare center at health center ng barangay ay matinding napinsala at hindi na mapakinabangan sa ngayon. Ang bahay ni Mang Nori, kanyang kapatid at anak ang tatlo sa mga bahay na nilamon ng ilog. Kwento niya, wala na siyang nagawa kundi iligtas ang sarili habang tinatangay ng agos ang kanyang bahay. Umiyak ako, sir. Eh, siyempre, sir, eh, maraming gamit sa loob sa yung anak ko na hindi na tanga, hindi na kuha. Hindi pa kumakain. Siyempre, iniisip ko yung mga nagpag-uuran namin. Kaya hindi ako makakaya. Parang nawawaran ako ng isip. Buhay po ng mga apo ko. Yun ang importante na dampot ko. Dibali na po yung mga gamit. Yung mga gamit ko, babalik din yan. Eh. Yung buhay po natin, di na eh. Gumawa muna ng pansamantalang tent si Mang Nori at Lorna. Minsan ay nakikituloy din sila sa mga kaanak. Tinangay din ng rumaragas ang tubig ang tindahan ni Ding. Wala po akong magawa sila dahil yun po ang kanang kalikasan eh. Eh, tinignan ko na lang po, sir, kahit kwan. Wala na akong naisalba kahit isa eh. Wala na, sir. Back to zero na naman. Walang kuryente sa barangay kaya ang lokal na pamahalaan nagdala ng generator set at solar-powered na mga ilaw. Siguro bukas magbibigay na tayo ng mga relief goods. Total, makadaan na yung mga sasakyan. So hindi natin basta-basta mapapasok to. At kailangan ng talagang special na sasakyan like yung 4x4. Sa palagay ko, kung magtuloy-tuloy yung magandang panahon, kaya nang pasukin yung Barangay Santa Fe. Ayon sa LGU, magbibigay sila ng materyales at tulong sa mga nawalan ng bahay at ililipat sila sa mas mataas na lugar. Patuloy din ang sandbagging sa bahagi ng nasirang dike para maiwasan ang pag-apaw ng ilog. Wala namang naitalang nasugatan o namatay sa buong San Marcelino at probinsa ng Zambales. Jeff Caparas, ABS-CBN News. 31 pasahero naman ang nasagip matapos dumaob ang sinasa kanilang bangka sa San Antonio, Northern Samar kaninang umaga. Sa inisyal na investigasyon ng Philippine Coast Guard, nagkabutas ang isang bahagi ng bangka dahil lang para tumaob ito. Agad na nakahingi ng tulong ang mga sakay nito sa mga otoridad kahit mapili silang nasakluluhan. Kabilang sa mga nasagip ang ilang batang pasahero. Galing ang bangka sa San Isidro at lumubog 4 na kilometro mula sa pampang ng San Antonio. Patuloy pa rin inimbestigaan ang naturang insidente. Halos kalahating bilyong pisong alaga ng pinsala sa infrastruktura ang iniwan ni Bagyong Egay at Langhabagat sa lalawigan po naman ng Bulacan. Sa paumbong, lumubog pa rin sa baha ang malaking bahagi ng bayan. Inaasahan po ng mga otoridad na magtatagal pa ng ilang araw bago tuluyang humupa ang naturang baha. At live po mula sa bayan ng Paumbong, nagpapatrol si Rafi. So Rafi, bakit daw matatagalan pa yung baha
bago ito humupa. Yes, Henry, ayon nga sa mga otoridad, bukod sa high tide, ay ngayon pa lang daw kasi bumababa yung tubig mula sa mga karatig probinsya ng Bulacan, papunta dyan sa mas mababang mga bayan at palabas sa mga ilog. Mistulang dagat na ang kahabaan ng kalsada sa Barangay Abulalas sa bayan ng Hagonoy. Dahil sa taas ng tubig, wash out na mapalaisdaan sa lugar. Kaya ang mga residente, hinuhuli na lang ang mga nakawalang isda para hindi masayang ang mga ito. Hindi pa rin madaanan ng maraming kalsada papunta ng bayan ng Hagonoy na matinding napinsala ng pag-ulan dulot ni Bagyong Egay at Habagat. Sa katabing bayan ng Paumbong, mataas pa rin ang tubig maging sa poblasyon. Ayon sa munisipyo, halos buong bayan ang apektado ng pagbaha at matindi ang pinsala sa kabuhayan ng mga residente. Ngayon lang ganito nangyari dito eh. Alam naman po nila yung kalagayan namin. Actually po may mga relief na po ng mga dumarating sa bawat barangay. Nasira at nalubog sa baha ang mga panindang halaman ng isang pamilya sa Purok sa isa sa Barangay Kapitangan. Sa video ni Bayan Patroller Jennifer Castro, kita na abot sa tatlong talampakan ang lalim ng baha sa kanilang lugar. Sa pagtaya ng Provincial Risk Reduction and Management Office ng Bulacan, halos kalahating bilyong pisong halaga ng infrastruktura ang sinira ng baha sa buong lalawigan. Lagpas 90 milyon pesos naman ang pinsala sa agrikultura at 13 milyon pesos ang napinsala sa livestock o mga alagang hayop dahil sa high tide at back flooding o ang pagbaba ng mga tubig na naipon mula sa mga karatig probinsya. Matatagalan pa umano bagong tuluyang humupa ang baha sa 14 na apektadong bayan sa Bulacan. Nagpaalala naman si Bulacan Governor Daniel Fernando na mag-ingat sa mga maaring maging sakit na dulot ng pagkababad ng mga paa sa baha tulad ng alipunga at leptospirosis. Henry, dito sa bayan ng Paumbong ay 300 na katao pa ang nasa loob ng mga evacuation centers sa ngayon at siyam sa 14 na barangay dito sa bayan ng Paumbong ay apektado pa rin ng pagbabaha. Henry? Maraming salamat, Rafi Santos! Sa ibang balita naman, nanlumo ang isang consumer sa Imus, Cavite matapos umabot ng mahigit 9 milyong piso ang kanyang bill sa tubig nitong Hulyo. Iniimbestigahan ng Maynilad ang insidente at tiniyak na hindi naman mapuputulan ng tubig ang consumer. Exclusive, nagpapatrol Alvin El Chico. Isa hanggang dalawang beses lang kada buwan binibisita ni Namang Manny at Aling Merly ang kanilang lumang bahay sa Imus, Cavite. Kaya laking gulat nila nang natanggap ang online billing ng Maynilad nitong July. Umabot ng mahigit 9.6 million pesos ang kanilang bayarin. Siguro sa tansya ko hanggang sa mamatay na lang ako, hindi ko kayang bayaran yon. Ulang-ulang 10 million. Magawa nga ako, napahinto ako eh dahil parang nabuhusan ako ng tubig na totoo ba to? Maliit lang ang bahay ni Namani. Isang kwarto, may lababo at may maliit na banyo kaya malabong abutin ng 1 milyong piso ang konsumo nila sa tubig. Kahit nga siguro kami lahat na dito sa buong Maryville na to, pagsamasamahin kahit 5 buwan pa, hindi aabutin ng ganong kalaki yung presyo ng ano eh, ng bill namin eh. Pero higit sa lahat, ang daing ni Mang Manny ay ang kaba at stress na idinulot sa pamilya ng 9.6 million na Maynilad bill. Minsan nga yung pagkain mo mapipigil pagka naiisip mo yung babayaran mo na ganun eh. Paano na lang kung mga may sakit yung ano, yung binigyan nila ng ganun. Tapos sumakit yung puso, inatake. May dumating na taga Maynilad habang kausap namin si Mang Manny at tiniyak na aayusin ang problema. Definitely po, hindi po siya babayaran. No? So actually, meron hong ginawang hakbang dyan, si commercial po namin. Ni-revise na po yan. And then, nagpadala na po ng another billing statement. Pinakausap din ng ABS-CBN si Mang Manny sa opisyal ng Maynilad na nangako ng aksyon sa problema. Hindi po totoo meron siyang ganong kalaking pagkakautang o kailangang bayaran sa Maynilad. Napakalaki ng halaga na yon. I-disenroll muna namin siya doon sa electronic copy para makatanggap na siya lagi ng kanyang statement of account. Nalungkot din ang Maynilad sa stress na pinagdaanan ng pamilya ni Manny. Kami ay direktang humihingi ng paumanhin kay Sir Manny
sa nangyaring ito. Ano, hindi ho natin talaga kagustuhan. Bagamat meron namang happy ending kahit papano dahil agad namang naaksunan ng Maynila ang problema ni Mang Manny, pero hindi pa rin nasagot ang hiwaga sa metro kung bakit umabot na mahigit 9 million pesos ang bayarin nila sa tubig. Isa sa ilalim pa kasi sa imbestigasyon ang metro ni Mang Manny. Dalawa lang yung pwedeng mangyari doon. Kung naikabit ng baliktad yung metro or may tubig na bumalik galing sa bahay para takbo ng mga numero o yung tinatawag nating dial. Pero dahil hindi pa kompleto yung investigasyon namin, kailangan mo ng palitan. Paalala ni Grabilio sa mga customers na nakararanas ng bill shock, makipag-ugnayan agad sa pinakamalapit na Maynila office para maimbestigahan at huwag agad maputulan ng tubig. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Sinalakay ng mga otoridad ang isang pogo hub sa Pasay City matapos mapag-alaman na ginagamit ito para sa love scam at cryptocurrency scam. Nadiskubre ng mga otoridad sa lugar ang kama, mga damit at iba pang gamit para makapang-akit ng mabibiktima. Nagpapatrol, Liza Aquino. 650 empleyado ang nadatna ng mga otoridad nang salakayin nila ang pogo site na ito sa Pasay City kanina madaling araw. Sa anibwersang nilusob ng mga tauhan ang Department of Justice, NBI, PNP at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang lugar matapos makatanggap ng impormasyon na ginagamit ang pogo site para sa love scam at cryptocurrency scam operations. Lumitaw din sa investigasyon na PagCorp registered ang hub. Registered service provider siya sa PagCorp. Lumalabas talaga na hindi na talaga may konting kwarto na may gambling activities na nagaganap. Pero karamihan talaga ng kwarto, one form or one part of a scam ang ginagawa niya. Bahagi ng love scam modus ang gumawa ng mga modelo na binabayaran nila para mangakit ng biktima. Kailangan makuha nila ang loob ng biktima sa loob ng isang linggo at kalaunan ay uutusan nila ang mga ito na mag-invest ng pera sa cryptocurrency kung saan doon nila kinukulimbat ang pera ng mga biktima. Nandito ako sa opisina nung sinasabi nilang umano'y dito ginagawa yung love scam. So meron silang isang kwarto dito sa loob ng opisina. Makikita nyo dito yung kama na gamit ng model nila para sa scam. Love Scam Hub ang tawag sa lugar. So andito yung damit, may mga blazers, may mga computer at andito yung master computer na gamit ng mga models na nagsascam dito sa mga lalaki na sinasabi po ng otoridad ay nasa age 45 to 60 ang target. Inaresto ang nasa 464 na mga Pinoy na nagtatrabaho sa Pogo Hub habang nasa 186 naman ang mga banyaga. Ayon sa ibang empleyado, hindi nila alam na may nangyayaring scam sa kanilang pinagtatrabahuan at iginiit na wala silang kinalaman sa mga illegal na aktibidad dito. Nag-orient lang po ako, tapos nabigla na lang kami na may pumasok, tapos pinataas yung kamay namin. Tapos sinasabi na scam daw yung tinatrabaho namin, pero sa pagkakaalam talaga namin at sa totoo, online gaming po kami, hindi po kami love scam or investment. Na-recover ng mga otoridad ang mga SIM cards, computer, gadgets na umano'y gamit sa scam. May isang kwarto na puno ng maraming cellphones at makina na ginagamit pa umano pang text blast. Dito din umano pumapasok ang pera na nakukuha nila sa mga biktima. Isa-isang iimbestigahan ang mga empleyadong nadatnan sa Pogo Hub habang inaayos na rin nila ang mga kaso na posibleng isampa laban sa pamunuan ng lugar. Liza Aquino, ABS-CBN News. Iniulat ng PNP Anti-Cybercrime Group sa pagdinig ng Senado kanina na may 17 dayuhan na itinuturing na kriminal sa kanilang mga bansa ang nahuling nagtatago bilang empleyado sa mga Pogo Hub sa Pampanga at Las Piñas City. Ang nasabing mga dayuhan ay may mga warrants of arrest na para sa economic crimes at fraud. Sa mga ikinasang operasyon kamakailan, nakipag-ugnayan ang otoridad sa iba't ibang embahada para tiyakin ang pagkakakilanlan ng mga sangkot na dayuhan. Hindi na ikinulong ang mga dayuhan at ipinasa agad sa opisyal ng kanilang embahada para mapadeport.
We have not filed any cases against them. We consider some of them, or almost all of them, as victims. Gretchen, kumusta ang unang gabi ng Manila concert ni Alanis Morissette? Ati B, nakising along ang Pinoy fans sa unang gabi ng sold-out concert ng 90s music icon na si Alanis Morissette kagabi. Umiksa na naman si Ice Seguera na nagbukas ng show para kay Alanis. Kilig at saya ang naramdaman ng libo-libong fans nang marinig sa concert ang paboritong 90s hits ng music icon na si Alanis Morissette sa MOA Arena kagabi. Kabilang sa all-time hits na inawit ni Alanis mula sa kanyang sikat na Jagged Little Pill album ang Ironic. Hands in My Pocket. You Oughta Know. At Head Over Feet. Nakisingalong rin ang sold-out crowd sa iba pa niyang hits tulad ng Uninvited. At Thank You. Masaya rin ibinahagi sa social media ng Bossa Nova singer na si City ang ilang video ng concert ni Alanis. Ito ang ikatlong beses na nag-concert sa bansa si Alanis matapos mag-perform dito noong 1996 at 1999. On a high naman si Ice Seguera na mapanood muli ng live ang idolong Canadian-American singer-songwriter. Salamat si Ice na siyang napiling Pinoy artist na magbukas ng Alanis concert. Oh my God, I am so... I'm just on a high right now. He's amazing. Grabe yung boses, walang pinagbago, kundi mas gumaling. Inspired. Sabi inspiring. Ngayong gabi, ang day 2 ng concert ni Alanis sa MOA Arena. At si Ice Seguera ulit ang magbubukas ng show. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Pampanga, kaya ang ilang residente nagkakaalipungan na. Samantala, 4 na araw na nakakaranas ng matinding traffic sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway dahil pa rin sa baha. At live po mula sa San Simon, Pampanga, nagpapatrol si Gracie Ruta. So Gracie, kamusta na yung daloy na traffic dyan sa NLEX? Henry, magbaon po ng mahaba-habang pasensya kapag dumadaan ngayon ng North Luzon Expressway. Kilo-kilometrong traffic pa rin ang sasalubong sa mga motorista. Sa ngayon, higit 200 barangay mula sa 17 bayan at syudad ang lubog pa rin sa baha dito sa Pampanga. Isang linggo nang nakikituloy sa kanilang kaanak ang mag-asawang Noreen at Tom. Hanggang dibdib na kasi ang baha sa tinitirhan nila sa barangay Tinahero, Bacolor, Pampanga. 7 taon na nakatayo yun, 7 taon din na ganyan. 1 taon, 3 taon. Nasa mababang bahagi ng Bacolor ang barangay Tinahero. Aminado ang lokal na pamahalaan na walang maayos na lagusan ng tubig palabas. Bukod kasi sa ulan, nakakadagdag pa sa baha ang pagbaba ng tubig mula sa Gugu River. Kasi yung mga housing project na nagawa doon, dati para isdaan yun. At talagang low-lying barangays yung sa ibaba. Sa pangalawa, doon sa problema natin sa ating diking system. Dahil nakakulong naman ang Bacolor. Bukod sa baha, problema rin ng marami ngayon ang pagdami ng mga nagkakaalipunga dahil sa pagkababad sa tubig. Si Tom, hirap na rin makalakad. May mga bata rin nagkakaalipunga. Ayon sa Pampanga Provincial Health Office, libreng ipinamimigay ang doxycycline sa rural health centers at district hospitals sa probinsya na gamot kontra alipunga. Siyempre, kailangan maghugas ng mabuti. Sabunin mo yung in-between na ng daliri ng paa. May narandam pa na parang medyo may sugat. Lagyan pa ang kahit betadine lang. Pwede na yun.
Baha pa rin ang karamihan sa mga kalsada sa bayan ng San Simon hanggang 3 talampakan ang taas ng tubig. May mga truck tuloy na tumirik. Tumagilid naman ang isang truck sa Quezon Road na nabalahaw sa mabako at bahang kalsada. At dahil hirap makadaan ang mga motor, dumiskarte ang ilang driver gaya ng delivery rider na si Rodolfo na isinakay sa kolong-kolong ang kanyang motor para makatawid sa baha. Galing pa siyang Manila at kailangang i-deliver ang dalang package sa iba-ibang bahagi ng Pampanga. Sana mapapadali yung deliver. Eh, hindi. Siyempre, dahil gawa ng sobrang lakas ng baano, yung current ng baha na dumadaloy doon sa kalsada. Apat na araw na rin pahirapan ang pagdaan sa North Luzon Expressway sa bahagi ng Pulilan Interchange ng Bulacan hanggang Tulaok Bridge sa San Simon. Ang 10 minutong biyahe sa dalawang bahagi ng kalsada, inaabot ngayon ng higit isang oras. Sabi ng pamunuan ng NLEX, ang baha ay sanhi ng pagtaas ng tubig sa bayan ng San Simon at pag-apaw ng mga palayan at ng Pampanga River. Nagdagdag na ng tauhan ng NLEX para magmando sa traffic at kagad na matulungan ang mga nasisiraan ng sasakyan. Henry, sa huling tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Pampanga, 218 barangays mula sa 17 bayan at syudad ang lubog pa rin sa baha dito sa Pampanga. Umabot na rin sa higit 500 million pesos ang danyo sa agrikultura at sa livestock. Dito sa San Simon Exit, nararanasan pa rin ang traffic dito sa NLEX. Kaya kung galing ka ng Pulilan hanggang San Fernando Exit, aabutin ng higit 2 oras ang biyahe. Mas mabilis na kumpara sa 3 hanggang 4 na oras na biyahe noong mga nakaraang araw. At dahil patuloy pa ngang nararanasan ang pabugso-bugsong pag-ulan dito sa Pampanga, suspendido ang pasok ng mga estudyante sa lahat ng antas hanggang sa Biyernes. Henry? Maraming salamat, Gracie Rutaw! Iniyag ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na 10 lokal na pamahalaan ang inaasahang makikinabang sa 3.6 billion pesos grant ng European Union sa bansa. Layunin umano nito na mapabuti ang solid waste management sa 10 lugar na kinabibilangan ng Baguio, Pasig, Quezon City, Caloocan, Davao, Ormoc, Samal Island, Metro Iloilo, Palawan at Siargao. Isa sa pinakamalaking hamon umano pagdating sa solid waste management ay ang pagproseso ng pagkolekta. Bukod sa solid waste management, plano rin ng gobyerno na gamitin ang pondo sa paglipat sa renewable energy. Sa ngayon ay hindi pa umano kumpleto ang detalye, pati ang mga proyekto na gagawin sa ilalim nito. Collection is of course a challenge. This involved logistics, but this involved also personnel who actually are able to collect and process properly. We do need to make some changes in terms of the way we collect, recover, and repurpose itong mga plastic waste na ito. Sinita ng Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y irregularidad sa ilang proyekto ng National Irrigation Administration o NIA. Napag-alaman kasing ilan sa mga ito ay ilang dekada nang nakatenga at humihingi pa ang NAIA o NIA ng maintenance budget para sa mga ito. Depensa naman ng NIA, may mga paggagamitan naman ang hinihingi nilang budget. Nagpapatrol, Ara Perez. 18 taong gulang pa lang si Reynaldo mula sa tribong Abiling nang simula ng konstruksyon ng Balog-Balog Dam sa lugar nila sa Tarlac. 57 years old na siya ngayon, pero hindi pa rin natatapos ang naturang proyekto ng National Irrigation Administration. Ang ginawa ko lang nila, pinagbabakbak lang kalikasan namin, kinabuhan po wala ng mga sagradong lugar. Yung mga pangako nila na nasa provision ng mga, ay halos hindi pa po naipatupad. Nung una po, sigasip po silang nagbibigay ng kabayaran ng aming mga plant damages, yung aming mag-disturbant compensation, bandang ini, pinahirapan na po yung ating mga tao. Panahon pa ni dating Pangulong Corazon Aquino ang Balog-Balog Dam Project na pagkukunin sana ng irigasyon para sa mahigit 34,000 hektaryang lupain sa 10 munisipalidad kung saan 23,000 na magsasaka ang makikinabang. Ito po ang lit ng auto-inspection namin sa Balog-Balog.
Ayan po, makikita nyo. Ito po ang itsura ng 12 billion pesos. Ayan ang itsura ng 12 billion pesos na proyekto na hanggang ngayon ay nakatiwangwang. Ang nakakatawa po po dyan ay ginagastusan ito ng 50 million pesos a year sa repair and maintenance. Paliwanag ng NIA, terminated na ang proyekto sa dati nitong kontraktor. Bumalik po kasi kami sa NEDA dahil may mga change sa change of scope po yung trabaho kasi required po kaming bumalik sa NEDA. And then malapit na naman pong ipa-rebid po ulit ito. Within siguro ang target namin sir is around mga October siguro. So do you confirm na 20% lang yung completion? Well, ang ma-confirm ko lang po... After 5 decades? Nung tinignan ko po, mahigit pa pong 5 billion yung natitirang pondo. Enough naman po ito para tapusin yung high dam natin, sir. Pero tanong ng mga mambabatas, para saan ang maintenance budget kung nakatenga pa ang proyekto? Sa pagkakaalam ko po kasi, yung mga maintenance na yon, meron na po mga to upkeep yung mga irrigation facilities na mga na-complete po nila. No? Pwede ba nating tanungin dito sa mga katutubo, meron na bang gumagana sa balog-balog? Pagkalam ko, wala pang gumagana. So siguro yung dam nila na maliit na galing sa tipag lang yung gumagana. Pero yung mismo balog-balog dam, wala pang gumagana. Bukod sa balog-balog dam, ayon kay Tulfo, nakatenga rin ang 990 million pesos na Bulo Small Reservoir Irrigation Project sa Bulacan, 650 million pesos na Marimay Project sa Apayaw, at ang 800 million pesos na Dumulok Project sa Pangasinan. Sa tanong kung makaapekto ba ang mga sinasabing irregularidad sa ibibigay na budget sa NIA, depende sa sense ng ibang senators, mahalaga ang NIA kasi sa irigasyon, patubig, sa ating sakahan. Katapos itong hearing, ipaglalabang ko na may makukulong. May makasuan, may makukulong. May mga nakatakda pang susunod na pagdinigang Senate Blue Ribbon Committee ukol sa issue. Ara Perez, ABS-CBN News. At alamin natin ngayon ang magiging lagay po ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano ba? Kailan bang gaganda ang panahon? Kailan titigil ang ulan, Ariel? Kabayan, bukas mababawasan na pero maulan pa sa kanlurang bahagi ng Luzon. Dahil pa rin yan sa habagat na hinila ng lumabas ng bagyong Falcon. Magpatuloy pa ito sa mga susunod na araw pero sa Biyernes ay sa may Northern Luzon na lamang mas mararamdaman. Wala naman pong inaasahang sama ng panahon o bagyo hanggang sa weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, maaraw at mainit pa rin maghapon at wala pong aasang pag-ulan hanggang pagsapit ng gabi sa Visayas at sa Mindanao. Papalo po sa 40 at 41 degrees Celsius ang damang init bukas dyan sa Cagayan de Oro, sa Hinatuan, Surigao del Sur at maging sa Tacloban City. Kaya huwag po kalimutan magsuot ang komportabling damit, ang inyong pananggalang sa init at madalas na pag-inom ng tubig. Sa Palawan, maulan bandang umaga sa katimugang bahagi. Pagsapit naman ng hapon, buong probinsya na ang uulanin at sa gabi, maulan pa sa hilagang parte ng Palawan. Sa Luzon, maghapon pang magiging maulan dito po sa Ilocos Region at kanlurang bahagi ng Cordillera. Sa umaga, maulan din sa Central Luzon, lalo po sa Zambales, maging sa may Occidental Mindoro. Sa hapon, halos wala ng ulan sa malaking parte ng gitnang bahagi ng Luzon at Mindoro at mababawasan naman pagsapit ng gabi ang ulan sa Ilocos at kanlurang bahagi ng Cordillera. Tayo naman sa Metro Manila, may aasahan pang pag-ulan, lalo po bandang umaga. Posible na ang pagsilip ng araw, pero maulap pa maghapon. At bagong buwan na po, ngayong Agosto, dalawa o tatlong bagyo ang tinatayang papasok ng Philippine Area of Responsibility o posibleng mabuo rin sa loob. Ayon po yan sa PAGASA. Ang mga naglalandfall na bagyo ng mga nagdaang taon kapag Agosto ay tumatama dyan sa Northern Luzon. Ang susunod na pangalan ng mga bagyo ay Goring, Hana at Ineng. Yan po ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Umbarangkada na ang pilot implementation ng National Learning Camps o yung pasok sa mga pampublikong paaralan ngayong school break para sa mga nasa grade 7 at 8. Sa paunang datos ng Department of Education, nasa 27% lang ng mga estudyante
sa mga baitang na ito ang nagboluntaryo para sumama sa naturang programa. Nagpapatrol, Joyce Balancio. Noong July 7 pa natapos ang pasok sa mga pampublikong paaralan, pero ang classroom na ito sa Batasan Hills National High School sa Quezon City, puno ng mga estudyante na nagkaklase. Sila ang mga mag-aaral na nagboluntaryong sumama sa National Learning Camps o NLC ng Department of Education. Programa ito ng kagawaran na unang ipinatutupad ngayong taon para muna sa grade 7 at 8 upang tugunan ang sinasabing learning gaps noong dalawang taon na nag-blended learning dahil sa pandemya. Higit 10% ng kabuang bilang ng grade 7 at 8 ng paaralan ang sumali sa NLC. Okay na okay ang attendance, pero may mga bata rin na hindi naman namin din pinilit dahil voluntary participation nga ito. Maraming mga incentives sila, like may food, and then kagahapon, 'di ba, nag-distribute din ng mga bags, school supplies sa mga bata. Hindi ganoon ka pressure kasi there's no test na nangyayari sa learning camp. Ang San Bartolome High School naman sa Quezon City, aminadong nahirapan sa pagdaraos ng pre-test sa mga estudyante para matukoy kung saan sa enhancement, consolidation o intervention camps isasama ang mga bata. May working computers po kami, pero hindi po niya kaya yung demand ng LMS na gagamitin. Tapos may pina-install pa pong safety browser. So, tapos hindi rin po kaya ng internet connection namin. Batid ng Department of Education na hindi talaga ganun karami ang nagparehistro para lumahok sa National Learning Camps. Around 27% yung ng ating grade 7 and 8 population yung nag-register for the National Learning Camp. Ngayon, yung datos sa ngayon is not as actual as we want it to be kasi nga nagkaroon tayo ng mga bagyo, no? So hindi, may mga hindi talaga nakapasok itong linggo na to. Tulad ko po, isa ang grade 8 student na si Marian Mendoza sa mga tumanggi na sumama sa NLC. Sa amin po kasi, need po talaga namin ng rest. Hindi rin po natin alam kung sakto po o sapat po yung budget namin sa allowance namin or sa possible projects namin. Ayon naman sa Teachers Dignity Coalition, kahit may dagdag incentives para sa mga guro, iilan lang din sa kanilang hanay ang nagboluntaryo na sumama sa programa. Siguro mas preferred ng mga tao ngayon yung makapagpahinga, no? After this this very stressful and somewhat toxic, no, na school year, no, na napakainit, no, ang daming naging trabaho, no, nag-a-adjust tayo, no. Tatagal ang NLC hanggang August 25 o ilang araw bago ang pagbubukas muli ng klase sa mga pampublikong paaralan para sa academic year 2023-2024. Joyce Balancio, ABS-CBN News. Solidong boto ang binigay ng Senado sa resolusyon na kumukondena sa patuloy na panggigipit ng China sa mga mangingisdang Pinoy at panghimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Laman din ng resolusyon ang panawagan sa mas maigting na pagkilos ng gobyerno para ipaglaban ang karapatan ng bansa. Nagpapatrol, Sherian Torres. Kakampi man o kritiko ng gobyerno, nagkakaisang bumoto ang 24 na senador sa resolusyong kumukondena sa patuloy na panghimasok ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas at panggigipit sa mga mangingisdang Pinoy. Laman din ng Resolution 79 ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Senador Risa Ontiveros ang posibilidad na dalhin sa international community ang issue para makakalap ng suporta sa ibang bansa at maipatupad ang 2016 UN Arbitral Tribunal ruling na kumikilala sa West Philippine Sea na parte ng Pilipinas. Ang pinagtibay na resolusyon ay produkto ng pakikipagpulong ng mga senador kina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at security officials ng Marcos Jr. Administration. Plano ni Zubiri na iparating sa Pangulo ang pinagtibay na resolusyon. Sabi ko nga sa mga kasama natin, dapat ang Senadong bad cop, dapat yung Senado nagsasabi na umalis kayo dito sa mga teritoryo na to, China, and that will give the President more ammunition to tell the Chinese government na, look, my Senate is pressuring me. You have to act or else we will have to act as a unified
voice in the Philippines. Pumayag na rin si Senator Alan Peter Cayetano na suportahan ang resolusyon na nauna niyang kinestyon dito. Na hindi, dahil tayo tama, pag pumunta tayo sa UN, panalo na tayo. Remember, UN is not a judicial body, ha? Yung PCA, arbitration is judicial or quasi-judicial. Ang UN is political. Dapat matapang pero matalino. Sabi ni Senator Francis Tolentino, ilang foreign officials na ang kanya nakausap tungkol sa isyu ng Pilipinas sa China. Maraming gustong tumulong sa Pilipinas. Kampante naman si Senator Risa Ontivero sa resolusyon ng Senado. They can be reassured that the Senate has spoken kasama nila. At ngayon, nasa kamay ng executive na ituloy yung kanilang mga actions at may encouragement kami, may urging kami na gumawa pa sila ng mas assertive actions pa. At para mas maituro pa sa mga kabataan ang usapin sa West Philippine Sea, sabi ni Ontiveros, pinag-aaralan na rin ng Department of Foreign Affairs kung paano nito matutulungan ang Department of Education para mas maituro ng malalim sa mga estudyante ang kwento ng West Philippine Sea. Sharian Torres, ABS-CBN News. Umaasa ang MMDA na buo nang may patutupad ang single ticketing system sa Metro Manila simula Setyembre ngayong taon. Nakapagbigay na ang MMDA ng 30 handheld ticketing devices sa 5 LGU para sa pilot run ng sistema, partikular sa San Juan, Parañaque, Muntinlupa, Caloocan at Valenzuela, habang ang Quezon City LGU ay bumili ng sarili nilang handheld ticketing devices. Umaasa rin ang MMDA na matatanggap na ng lahat ng LGU sa NCR ang kani-kanilang servers at handheld ticketing devices sa susunod na buwan. Ayon pa sa MMDA, nakitaan na lamang ng minor glitches ang single ticketing system, partikular sa pagbabayad ng multa. Tito Winnie, matinding pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo pati na ng habagat. Paano ba magiging handa sa susunod na manalasa ang masungit na panahon? Naku, Ate P, dapat habang wala pang kalamidad, may go bag na. Para anumang oras, kailangan lumikas, isang bitbita na lang ang mahalagang bagay. Taon-taon, maraming bagyo ang pumapasok sa Pilipinas. Kalimitang dala nito ang malalakas na ulan, kaya maraming pamilyang napipilitang lumikas dahil sa baha. Kaya ang winning discarded tip number 1, dapat palaging handa. Gumawa ng go bag. Kung walang ekstrang bag, gumamit ng sako o balde. Yung mga gamit nila kailangan medyo naka-waterproof. So pwede mo ibalot sa plastic, tapos ginugoma. Sa akin kasi watertight kasi. Mm-hmm. So nasa loob ng bag, pag puro ganito ang laman, itapon mo yung bag sa tubig. Parang salbabida mo na rin yan. So na dual purpose ka na yan. Winning discarded tip number 2, gumamit ng plastic para ma-divide into sections o categories ang bawat kit. Maraming pwedeng ilagay sa go bags pero dapat siguruhin meron itong tubig, first aid kit at gamot, pagkain na madaling kainin tulad ng biskwit, ekstrang damit panlaban sa lamig, toiletry kit. Ang mga mahalagang dokumento ilagay sa plastic na di mapapasok basta-basta ng tubig. Lagyan din ng flashlight, kandila at pito. Paalala rin ni Doc Ted, sumunod sa mga otoridad. So dito sa tag-ulan, i-ready lang natin ang sarili natin. So dalawa lang yan. Kung utusan tayo sa komunidad natin, kailangan lumikas, sumunod po tayo. Dalhin natin ang pamilya kasama ang go bago pagligtas tayo. Mahalaga rin na may plano ang buong pamilya para alam ng bawat isa kung saan pupunta at ano ang gagawin sa panahon ng kalamidad. Oh, mag-ingat po kayo palagi, ha? Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Naglabas na ng freeze order ang Anti-Money Laundering Council sa mga ari-arian ni na Congressman Arnolfo Teves Jr., ang Teves Terrorist Group, at 12 iba pa. Ito ay matapos silang bansaga ng Anti-Terrorism Council na mga terorista. Nagpapatrol, Mike Navalio.
Epektibo agad-agad ang freeze order na inilabas ni Anti-Money Laundering Council Secretariat Executive Director Matthew David laban kinasuspendidong Congressman Arnolfo Teves Jr., ang Teves Terrorist Group at 12 iba pa. Ibig sabihin, inaatasan ang mga bangko, insurance companies at ibang institusyon na may hawak ng mga pera at ari-arian ng mga binansagang terorista, maging mga ahensya ng gobyerno na i-freeze o huwag ipagalaw ang anumang pag-aari na may koneksyon sa kanila o maging ang mga hawak na ibang tao para sa kanila. Kung makita na mayroong mga accounts, yung mga designees natin, magfa-file sila ng return sa Anti-Money Laundering Council na na-freeze na po nila yung mga bank accounts at yung mga assets. Opo. And kahapon pa po ina-expect ng Anti-Money Laundering Council yon. Nagbabala ang AMLAC na sino mang makikipag-transaksyon kay Teves at mga kasamahan niya o magbibigay ng pondo o ari-arian ay paparusahan sa ilalim ng Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Una nang itinanggi ni Teves at mga kasama na sangkot sila sa terorismo. Pero ayon sa DOJ, may mga ebidensyang nakolekta ang mga law enforcers sa Negros Oriental mismo na sinuri rin ng Technical Working Group bago pagbotohan ng mga miyembro ng Anti-Terrorism Council. There are 9 council members, and in this case, dahil po sa dami ng evidence, mga affidavits, unanimous po ang naging vote, 9-0. Okay. So 9 out of 9 na council members ay bumoto para po sa designation ni Congressman Teves at kanyang mga kasamahan. Kabilang ang Secretary of Justice at ang AMLAC Executive Director sa 9 na bumubuo ng Anti-Terrorism Council na pinamumunuan ng Executive Secretary at ng National Security Advisor. Muling iginit ni Clavano na tanging freeze order lang ang epekto ng pagbansag sa kanila at hindi kasama ang paglabas ng arrest warrant laban kay Teves. Para hindi mawala yung mga yung pera or yung assets ng mga tao, pero hindi naman natin inaape na hindi sila wala silang magawa. Meron naman tayong mga remedies sa law na pwede nilang gamitin. Sa pahayag naman ni suspended Congressman Arnolfo Teves Jr. kahapon, matagal na niyang alam na gustong i-freeze ang kanyang ari-arian. Dapat bumili sila ng malaking freezer, baka hindi magkasya. Alam ko naman that they want to freeze my assets. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Para sa isang eksperto sa counterterrorism, malaking bagay itong ginawahakbang ng gobyerno laban sa isang nakaupong opisyal ng gobyerno, bagamat may negatibong epekto rin ito. Ang negative side na to ay kung ikaw ay kaaway ng Estado at kahit na merong isang private army at kung pwede kang gamitin ito kung makitaan ka ng butas na ikaw ay gumagamit ng kahas para manakot. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Makabayan Block na isa sa mga kumisyon sa Anti-Terrorism Act noon sa Korte Suprema. Pinapakita lang umano nang nangyari kay Teves ang kawalan ng kakayahan ng mga ahensya ng gobyerno na hulihin ng mga suspek. Sagot naman ng Department of Justice, walang pang-aabuso ng batas dahil ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin. Matatanda ang hindi bumoto si Teves nang ipasa ang Anti-Terrorism Bill sa Kamara. Mike Navalio, ABS-CBN News. Sinumiti na upang himayin sa Kamara ang panukalang 5.768 trillion pesos na budget para sa taong 2024. Kasama po sa national budget ang may 10 bilyong pisong pondo para sa confidential at intelligence funds. Nagpapatrol, RG Cruz. Tinanggap na ng Kamara mula sa Department of Budget and Management ang panukalang 5.768 trillion peso national budget para sa 2024. Malalaking tipak ng budget ang gagastahin sa social services, pero may nakalaan rin sa bayad utang at national defense. Pinakamalaking bahagi ng budget mapupunta sa edukasyon na paghahatian ng DepEd, State Universities and Colleges, CHED at TESDA. Sunod ang DPWH, DOH, DILG, DND, DOTR, DSWD, DA kasama ang DAR, Judiciary at DOLE kasama ang BMW. Bilyones din ang nakalaan sa PhilHealth, free college tuition at dagdag pensyon sa mahihirap na senior. For social pension po ng ating indigent senior citizen, in-increase po natin kasi this year nagkaroon po tayo ng batas from 500 naging 1,000. This year po, hindi po natin naihabol yung additional 500. But for 2024, it's already 1,000 pesos per senior citizen. So we have provided 49.8 billion pesos.
Malaki rin ang budget para sa flood control at ayuda sa mga nawalan ng trabaho. Wala rin daw natigil na ayuda kahit inalis na ang deklarasyon ng public health emergency. Because patapos na po tayo dun sa pandemic natin, while we did not reduce the budget for cash assistance, ang ginawa po natin ay nagdagdag po tayo ng pondo para po sa employment, yung livelihood po. Mahigit 10 bilyon naman ang nakalaan sa madalas pagtalunang pondo sa paniniktik ng gobyerno, ang Confidential and Intelligence Funds o CIF. Ang bulto ng CIF ay nasa ilalim ng Office of the President, pero meron rin ang OVP, DepEd at DA. Bukod sa DILG na nangangasiwa sa PNP at DND na nangangasiwa sa AFP. Alam niyo po, yung Confidential and Intel Funds, meron naman pong guidelines yan. Meron din pong dokumento na sinasubmit po sa COA, and then may breakdown din po yan. There's full transparency po in terms of the request for these funds. Kabilang pa rin sa National Expenditure Program ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Bumaba po ang budget ng NTF-LCAC. Sa GAA, it's 9.5 billion. So for 2024 NEP, it's 10.3 billion. Bumaba po siya. Bahagyaring tumaas ang kabuuang budget ng Office of the President at Office of the Vice President, habang nabawasan naman ang pondo ng Kongreso. Malaki rin na nadagdag sa DOTR at iba pang ahensya. Paalala naman ni Albay Representative Edsel Lagman sa mga kasamahan, pwede nilang baguhin ang sinumite ng Pangulo. Tiniyak naman ni Speaker na hindi nila patatagalin ang pagtalakay sa budget. With everyone's participation and cooperation, I'm confident that the House of Representatives will be able to scrutinize, deliberate, and pass a national budget that is pork barrel free for 2024 before we go on our first recess in October. Sisimula ng himayin ng Kamara ang budget sa August 10. RG Cruz, ABS-CBN News. Nababahala ang embahada ng Amerika sa Pilipinas sa isinasagawa ngayong reclamation project sa Manila Bay na pag-alaman ng US Embassy na may kinalaman ang kumpanyang China Communications Construction sa proyekto. Ang nasabing kumpanya ay pasok sa entity list ng US Department of Commerce at sinasabing tumulong sa pagtatayo ng base militar ng China sa mga artificial islands sa South China Sea. Ayon pa sa World Bank at Asian Development Bank, sangkot sa mapalinlang na pagninegosyo ang kumpanya. Nangangamba rin ang embahada ng Amerika sa pangmatagalang negatibong epekto ng reclamation sa kalikasan at komersyo sa Maynila. Nakabalik na ng bansa sa ang Philippine Women's National Football Team na Pilipinas matapos ang makasaysayang unang sabak sa FIFA Women's World Cup. Mainit silang sinalubong ng mga fans sa nai at binigyan ng mga bulaklak. Hindi man nakapasok sa knockout stage ng World Cup, sinabi ng Pilipinas na baon nila ang kanilang pag-uwi ang lahat ng natutunan sa torneo. Malaking adjustment ang harapin ng Pilipinas, lalo't hindi na-renew ang kontrata ng kanilang head coach na si Alan Stachik. Ayon po sa mga team official, naghahanap na ng kapalit ang Philippine Football Federation. Sandali lamang magpapahinga ang Pilipinas dahil magsisimula na rin silang mag-training ulit para po naman sa Asian Games sa Setyembre at sa nalalapit na Olympic qualifiers. Pinasalamatan naman ng players ang kanilang Filipino fans. Dumipensa si Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista matapos siyang makasama sa tatlong opisyal ng DA at dalawang opisyal ng Food Terminal Incorporated na ipinasuspindin ng ombudsman. Naniniwala si Evangelista na lalabas ang umano'y katotohanan at mananaig ang hustisya sa isyu ng mga sinasabing irregularidad sa kontrata sa mga sibuyas na ibinenta sa kadiwa. Nakipagtulungan din aniya siya sa mga mambabatas sa mga isinagawang pagdinig dahil may tiwala siya sa kanila. Nagpasalamat si Evangelista sa mga kasamahan sa Department of Agriculture. Bagamat suspendido, patuloy aniya siyang magsusulong ng interes ng mga magsasaka.
Going strong ang KDLEC's Love Team matapos pumirma ng bagong kontrata sa Kapamilya Network. Ibinahagi naman ni Jane Oynesa ang mga pinagdaanan bago bumida sa sariling teleserye. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Apat na taong gulang pa lang si Jane Oynesa nang mag-umpisa ang kanyang acting career. Ilan sa mga serye kung saan siya unang lumabas, ang Sana'y Wala Nang Wakas noong 2003 at Marina noong 2004. Ngayon, pinangungunahan ni Jane ang afternoon primetime serye na nag-aapoy na damdamin. This is what I was meant to do. I was just waiting for the time to come and I was just preparing myself para pagdating ng opportunity, I'm also ready to receive it. Mas deserving din ako to receive it. Hindi siya nangyayari overnight. Maraming pagsubok ding binuno si Alexa Ilacad bago makilala bilang isa sa next generation dramatic actresses. Pero ang mga hamon na ito ang nagturo rin ng mga aral kay Alexa. There's nowhere else I'd rather be. ABS-CBN always gives me a reason to go back. Kumbaga, they always fuel my fire. Right when I think I've had enough, they give me something I want so bad. Like with this new role I have sa Pera Pera Song Paraiso. Para naman sa on-screen partner at ka-love team ni Alexa na si Katie Estrada, susulitin niya ang break na ibinigay ng Kapamilya Network. Bukod sa mga proyekto, kasama si Alexa, naghahanda rin siyang gumawa ng iba pang pelikula at serye na walang ka-love team. Lumelevel up na po talaga ako. Sobrang grateful po ako. And sa akin po, it's a responsibility ang pagiging kapamilya. Kailangan po namin ibigay ang 110% namin sa lahat ng mga projects. Tuloy ang journey ni na Jane, Alexa at Katie kasama ang Kapamilya Network sa muli nilang pagpirma ng kontrata. Lubos na nagpasalamat ang tatlo sa ABS-CBN executives na sina ABS-CBN Chairman Mark Lopez, President and CEO Carlo Katigbak, COO for Broadcast Corey Vidanes, Star Magic Head Laurenti Jogi, at Star Magic Managers na sina Chris Tapang at Joy Lumibao sa tiwala at alagang kapamilyang ipinagkaloob sa kanila. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Dumating na sa Portugal si Pope Francis para sa World Youth Day na naantala dahilan sa pandemya. Kabilang po sa mga kalahok ng naturang pagtitipon ay ang mga kabataang Pinoy. Nagpapatrol, Victoria Tulad. Libo-libong kabataang Katoliko mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nasa Lisbon, Portugal ngayon para sa 37th World Youth Day, isang international gathering na layong palalimin ang pananampalataya sa Diyos at ipagdiwang ang Katolisismo. Nasa 1,000 Pinoy ang dumalo sa selebrasyon na nagsimula ng August 1 at magtatapos sa August 6. Nasa Lisbon din ang 28-anyos na si Jomar Andoloy. Kwento niya, napili siya at 8 kaibigan ng kanilang simbahan para maging delegado sa pagtitipon. Speechless po ako that time kasi isa sa pangarap ko talaga na makasali ng World Youth Day. Tuwa at galak namin na magkasama kami dahil sa isang pananampalataya. Yun, magkakapatid kami, magkakasama kami sa isang hangarin na magmahalan despite all of differences. Isa sa mga nais makita ni Jomar si Pope Francis na dadalo sa iba't ibang event gaya ng pagbisita sa Our Lady of Fatima Shrine. Ang mga matututunan ni Jomar, ibabahagi niya sa kanilang komunidad bilang professional catechist. Nasa Lisbon din si Father Marty Espinido ng Diocese of Cubao. Sobrang saya, sobrang gaan. Tapos yung ang ganda kasi for example, naglalakad kami, makakasalubong namin ibang bansa. I-cheer nila Philippines. Chine-cheer namin yung bansa nila. Tapos sobrang electrifying, ang babait ng mga tao. Dagdag ni Father Marty, kitang-kita kung gaano kabuhay ang pananampalataya ng kabataan. Taong 1986, unang ginanap ang World Youth Day. Ipinagdiriwang ito kada 3 taon, pero dahil sa COVID-19 pandemic, napostpone ang selebrasyon noong 2022 at ngayon na lamang na ipagpatuloy.
Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang dati nang pinagdausan ng World Youth Day. Ginanap ito noong 1995 at pinangunahan ni Pope John Paul II. Hiling ni Father Marty, sana ay maging paanyaya ang pagtitipon para magnilay-nilay at mas mapalapit sa Diyos ang kabataan. Very important siya especially now kasi nakikita natin na yung kabataan, nakikita nila yung importansya ng buhay pananampalataya, yung buhay na si Kristo pa rin yung sentro. Kita natin si Kristo sa bawat isa. Anumang lahi, anumang kulay ng balat. Kung hindi man nakapunta sa Lisbon, maaari pa rin makiisa sa World Youth Day sa pamamagitan ng mga aktibidad sa iba't ibang parokya. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Kaya kayo, pag maliligo kayo, bilangin nyo yung tubig. Paano naman naging kasalanan nung ano? 9 million! 9 million ang tindi nun, ha? Oo. Palagi ko kahit kumpanya ka sa totoo lang, hindi bagda 9 million ang bilbo sa tubig. Baka naman may 10 swimming pool yun. Kahit na! Di ba kahit na pa, imposibleng mag 9 million. Tuloy-tuloy ang tubig, 24/7. Pero alam mo, ang nakakatakot dito, ngayon hindi mo alam kung tama yung bill mo sa tubig. Yun! Oo. Oh. Lahat tayo mapapatingin. Ngayon, magdadaan ka na eh. Bigla mo, may naisip pa. Magkano bill mo? 5,000. Ang tanong, malaki rin yun. Malakas talaga. Malaki 5,000. 5,000. 5,000? Malaki. Dollars. Hindi, malaki kahit 5,000 pesos na water bill. Kuryente ko na yun eh. Oh. Dollars nga eh. Oh, sige. May dalawa kami swimming pool eh. Sa first floor tsaka second floor. Sige na po. Hindi, 9 million talaga naman. Walang paliwanag doon ang Maynilad. Paano nila ipaliliwanag yun? 9 million. Sala mo 9,000, napakalit ng bahay, di ba? 9,000, malaki pa rin yun. Hindi nga sa ganung bahay, ang ibig kong sabihin. Malaki pa rin ang 9,000. Kaya nga 9,000, malaki pa rin. Oh, pero ito yung 9 million. Oh. 9 million. Baka naman nagkamali at typographical. Baka nakatap sa kanila yung buong barangay. Pero ganito. Kahit pa. Pinakasimple, magtipid pa rin. Sobrang importante, pero, magtipid pa rin. Ano yun? Malaking tanong nga kung tama yung bill na nakukuha nyo. Right. Diba? Ay, mga ngayon. Baka buong Metro Manila naman yun. Yung nakatap sa kanya. Iyan po mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Makikiigib na lang ako, kinakabayan. Maraming pambayad. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Bagal mo. At ako naman po ang inyong kabayan, si Tony Cato. Lolo. Marami pong salamat. Ingat po kayo at magandang gabi. Bayan!